Hello everyone, welcome back again dito sa ating garden and this is Jandel. So pasensya na, naka-topless tayo at mainit kasi guys. Kauwi ko lang din kasi may pinuntahan ako sa TESDA at may inasikaso lang. And then napadaan ako dun sa shop ng pinagbilang ko ng paso. So wala nang stock dun ng mga nabili ko ng 20 pesos. May binili ako sa kanya na yung 25 pesos naman, pero nasa kanya kasi ginawa niya ng 30, pero okay na din kasi mura na siya. And gagawin natin ngayon guys ay samahan niyo ako at lalagyan natin ng butas or lagyan natin ng hole yung paso na nabili natin. So ipapakita ko sa inyo. Ito yung nabili natin. This is 30 pesos. Diba nung nakaraan 25 pesos lang to. So naging 30 pesos na. Pero okay lang din kasi mura na siya kumpara dun sa iba. So 25 pesos o 30 pesos. So yan. Ito yung nakuha natin. So gagawin natin, lalagyan natin ang butas dito sa ilalim. At ayun ang ipapakita ko sa inyo ngayong araw na to. So nagprepare na ako ng drill. So ang gagamitin nating drill, syempre yung dapat yung pangbato. So ang pangbato guys is may kanto siya dyan at hindi siya matalim yung pinaka edge dito, yung pinaka talim niya. So ayan siya. Yung pangkahoy kasi medyo matalim yung parang pinaka dito niya sa body niya. So ayan. Buti na lang meron mga ganitong gamit sa bahay. So samahan niyo ako at i-ano na natin. Kumbaga lalagyan na natin ng hole yung mga clay pot. So binasa ko lang. Yan. So isi-center lang natin ganyan guys. Yan. Diba? Taglit lang siya. Yan. Siguro yung butas niya enough na yan dito sa para mag-drain ng mabilis yung ano, pero balak pala ganyan dito. Yan, nalagyan na natin lahat guys. So nilakihan ko na lang ng konti yung pinakabutas niya. And ayan, para mas mabilis din yun mag-drain yung water once na ginamit natin to. So 8 piraso lang naman yan. So ganyan lang yung simpleng paraan para maiwasan din natin yung mabilis mabasag no, sa pagbubutas. Kung meron kayong drill ganyan na pwedeng magamit, so yun yung magandang gamitin. Hindi to katulad ng ibang ceramic na pwede mong ibabad sa tubig tapos dandahanin mong pukpukin yung pinaka ano, pinaka puwetan or yung pinaka bottom part no. So this one, ayan, maganda yung pinaka ano niya, hole niya. Yan. So itong ito kagandahan niya, may butas na rin dito sa gilid para at least yung maganda rin yung kumbaga yung ano ng air circulation doon sa ano no, sa pinakapat natin. Yan, nalagyan na natin lahat ng butas no at medyo umaambon guys. And sa mga nagtatanong bakit pinapalitan ko sila ng clay pot or gumagamit ako ng clay pot sa aking mga soffilet. Actually guys, may mga maganda rin namang advantage talaga ang mga clay pot. And ngayon ko lang din halos na pagtanto no kasi nga although hindi naman ako talaga maselan sa paso. And gusto ko lang na medyo yung magaganda kong succulent is gagawin ko silang clay pot. Although ang clay pot is medyo pricey ng konti no, lalo ngayon na in demand siya sa mga succulent. Yung ibang mga seller is sobrang mahal talaga mag benta ng mga tinatawag nating clay pot. Pero nasa sa inyo naman po yun guys kasi basta maganda naman yung potting mix nyo.
may magandang drainage yung ating mga pot, no, kahit plastic yan or kasi katulad nito, meron akong DIY na cement pot sa pinaglagyan ko ng jade. So ako naman, wala akong, hindi ako masyadong maselan nga, gaya ng sabi ko pagdating sa aking mga succulent, kasi gusto ko kahit pa paano yun yung kumbaga maging ano nila dito, doon sila masanay. Kasi ang ibang mga succulent naman, once na maganda yung pag-aalaga mo, kahit hindi kagandahan yung paso mo, basta maganda yung way na pag-aalaga mo, mabubuhay at mabubuhay ang mga yan, guys. Itong mga to, bago ko naman tinransfer sila sa clay pot, nasa plastic pot din yung mga yan. And till now, kung makikita nyo yung mga white na yan, gumagamit pa rin po naman ako ng clay pot. Kadahilanan lang, mas gusto ko lang na kahit pa paano pare-pareha sila. Although yung ngayon, yung iba, mga white pot, mga ano pa rin naman. Maganda, actually maganda nga rin yung plastic pot, lalo na kung magandang klase. Magandang yung quality niya, yung klase niya, no, na matibay, ganyan. Mas durable siya, mas pag nabagsak, hindi ganun kadali mabasag. Hindi katulad ng ating mga clay pot na once na nagkamali ka dyan, medyo mabigat lang talaga at nabagsak mo yan, panigurado talaga, guys, madali siyang mabasak. Hindi katulad ng mga plastic na okay siya, no. Pag magandang klase yung plastic pot na ginamit mo is tumatagal talaga siya, not unless yung low quality na mabilis mag tawag dito, lumutong, no. May mga ganong klaseng plastic pot kasi yung nabibili na medyo mura siguro at hindi maganda yung quality, ayun yung mabilis mag kumbaga lumutong or mabilis mabasag yung mga plastic pot. So ayun lang naman yung pinagkaiba nila. So sa mga plastic pot lang, ang maisasuggest ko, lagyan nyo ng additional na mga pagkukunti lang yung hole na meron siya. So make it sure na dagdagan nyo pa, or maliliit yung hole, dagdagan nyo ng mas marami pang hole para mas maganda yung drainage niya. And ang ano naman, ang mga halaman naman, once na maganda din yung potting mix na ginamit mo, okay na okay po yan. So hindi ka magkakaroon ng problema sa kanila. And so ako lang, since na mura yung binibilhan ko na pot kasi, ginagrab ko ni opportunity and then ina-stack ko lang. So once na may binibili tayo ng mga succulent, pwede nating i-transfer or yung naisipan mong ilipat yung mga iba nating succulent, meron ka na agad na stack. Pero ginagamit ko pa rin naman po yan, guys, yung mga plastic pot na meron ako dito. So pag ano talaga, wala naman ding problema sa akin yun. Sa akin kasi gusto ko lang mas ano sila, mas maganda silang tingnan. Ayan, katulad niyan. Collector talaga na clay pot ang ginagamit nila, terracotta pot. Medyo mahaling yung terracotta pot, guys, compared dun sa mga ordinary clay pot na nabibili natin or locally made na mga clay pot. So yung mga terracotta pot is galing mga, I don't know kung Japan talaga sila, no, but it's more ano, expensive kasi yung quality niya. So mas maganda naman kasi yung quality niya. Pero kung meron na maging enough budget, then wala naman pong problema kung ano po yung napupusuan yung gamitin sa inyong mga succulent. Meron namang iba is puro ceramic pot ng ginagamit, like this one. Ayan, ceramic pot yung ito, guys. Wala naman din hong problema. Basta ho, maalagaan nyo ng maayos at maganda yung succulent nyo, okay na okay tayo dyan. So, diba, di naman siya nag, ano, hindi naman basehan yon sa magandang pot or magandang, o mamahaling pot yung ginagamit natin. At nandoon na yun sa, ano, guys, sa pag-aalaga. Nandoon na tayo nagkakatalo, hindi na dun sa paso or ano yung paso na ginamit natin. Ang sikreto lang naman talaga sa pag-aalaga ng succulent is, huwag mo sila talagang kumbaga i-overwater. At huwag mo na rin syempre i-underwater. At syempre, tamang pag-aalaga talaga. Yun na yung pinaka-the best doon. Kasi minsan, na-overwhelm siguro sila sa mga succulent na meron sila ngayon. Let's say, yung mga kumbaga sa mga beginner, no, na overwhelm sila sa mga succulent nila. So, takot silang paulanan, takot silang paarawan masyado, pero okay din naman po yun. Pero minsan kasi yung mga gawin natin ng ganun, hindi natin alam is, yun lang pala minsan ang nagiging reason kung bakit namamatay yung ating mga succulent. So once tinanim nyo yan, pabayaan nyo, huwag mag yung masyadong kumbaga dibdibin yung mga ano nyan, no, kung ano man nangyayari sa kanila. Ako kasi
ano ko lang, yan, nandito lang sila sa area ko. Naka-open din po yan, ayan. So, nauulan na din yan, pero hindi na siya katulad dati na buhos. Ang nangyayari na lang sa ngayon sa kanila, guys, is yung angge pag malakas yung ulan, ayan. Kasi nga, natuto na ako sa una kong taon ng pag-aalaga. So, lagi ko naman sinasabi sa inyo yan na, ayun, okay din naman na dati rain or shine yan lahat sila. So, dumating sa point na halos maubos sila dahil sa nagkasakit, fungus, ganyan-ganyan. And, okay din naman yung mga na nauulanan sila. Pero, ayan, kampante na ako na naulanan at ano kung baga tilamsik lang. So, wala na akong problema. Pag gano'n na nangyayari is, hindi mo na ako nagdidilig talaga. Nag-a-adjust ako ng araw or nag-skip ako ng araw para madilig sa pagdidilig sa kanila. So, ang terracotta or yung mga clay pot lang, so, nag-a-absorb yan sila, guys, ng moist, no? So, madali matuyo yung potting mix once na yan ang gamit nyo. Kumpara naman sa mga plastic na kahit pa paano nagre-retain yung moist. Pero kagandahan yan, lalo na nasa lowland ka, kahit pa paano, may tulong pa rin, lalo na kung mainit yung area mo, mas maganda din siya. So, again, guys, hindi yan nakadepende sa mahal or uri ng paso na ginagamit natin. So, nakadepende yan kung paano natin sila alagaan, paano natin pagandahin yung ating mga succulent. That's it for today, guys. At ishinare ko lang naman sa inyo yung ginagawa kung paano ko binubutasan talaga. Although, sa karamihan naman sa inyo, yan ang mostly ang ginagawa. And yun lamang po, at please subscribe po ng aking YouTube channel, Jandel Cafe Albaran, at pahit po ako ng bell button para lagi kayo ma-notify sa aking mga bagong uploaded ng mga video. So this is my area again and my humble collection. And gusto ko na sabihin sa inyo na lagi pong mag-iingat at laging magsuot ng face mask, mag-alcohol, kasi lalo ngayon na medyo hindi pa rin okay yung ating panahon sa panahon ng pandemic. God bless everyone and have a nice day po.